Ikaw ba mga Brothers on the Wheels ay naghahanap na isang scooter na compact, maporma, pwede mong paglagyan, pwede mong pampunta sa point A to point B, at higit sa lahat mga Brothers, matipid sa gasolina? Baka ito nang hinahanap mo mga Brothers, ang bagong Honda Beat 110. Tunghayan dito sa ating walk-around review. Kaya let's go, sa go! Get ready, drop the beat! Hindi news mga Brothers, ang bagong version ng Beat 110 ng Honda. Eto na siya. Actually, last year pa ito nilabas eh. Tapos, hindi ko ito masyadong na-hunting dito sa Olonga po. At ngayon ko lang ito nakita dito sa Motorcycle City, Subic, Zambales Branch. Ang ganda pala in person, especially itong white gloss color nila. Ang ganda no, para siyang pearl white. Yan, ito yung masasabi ko sa kanya. Mahilig talaga ako sa kulay ng white with a combination ng black. And also kasi pagdating sa motorsiklo, mga Brothers, mas malaki siyang tignan, no? Tsaka ma-appreciate mo talaga yung mga cuts and yung curves ng body ng motorsiklo. Tingnan nyo itong Benelli, TRK, diba? Ganda, no? Iba rin yung white nito. Pero ito, sigurado ako, pearl white ang ano nito, kulay nito. And then check natin yung paint quality. Ayun, no? Ganda, makapal, at maganda yung pagkakagloss niya. Anyway, etong forma nitong Honda Beat, eto pa rin naman yun eh, sa luma. I guess, nabago lang talaga dito yung headlight. Eto. Na dito. Ayan, dito, nag-iba na yung shape niya. No, para sa akin, mas maporma ngayon, pero depende pa rin. Meron kasi mga client o buyer na gusto pa rin yung luma, pero ako, mas maangas sa akin ngayon. Yung dating ng Honda Beat. And especially itong white, simple na lang siya, pero elegante yung dating. Kasi makikita mo dito, may badge lang tayo dito ng Beat. May sticker dito ng Honda. May combi brake dito sa fender. And also, meron na naman Beat dito sa gilid. Okay, so ingatan nyo lang to, kasi pwede itong matanggal. No, ayan. Tapos sa kabilang side, meron na naman ditong Beat. Tapos meron din tayo ditong badge ng ESP, dahil ito ay merong enhanced smart power for more power and less fuel consumption pagdating sa features ng makina. Anyway, balik tayo sa kanyang design. Dito sa gilid, nakikita mo naman no, ang ganda ng ginawa rito ng lines ng Honda. Puro pasubsob no. Kahit isa siyang compact scooter, aggressive naman yung mga linings niya. Eh no, diba? Upuan, maliit lang siya eh. Para sa akin, kung ako yung sasakay dito, mga 5 flat, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, sakto kayo dito sa motor. Kasi talagang ginawa itong scooter na ito para talaga sa city ride. Pero pwede mo rin naman siyang ilong ride. Wala namang problema doon. Isa pa sa nagustuhan ko, yung mugs niya. Ang ganda oh, nag-highlights dito. No, gold eh, diba? Hindi siya initim. Kasi pag itim to, sigurado boring to eh. Kaya para sa akin, ang ganda ng ginawa rito ng combination ng Honda na ginawa nilang gloss finish gold itong mugs nila. Hindi pala to gloss, matte pala to mga Brother, sorry. O parang flat finish siya. Pero ang ganda eh, pag lumalayo ka, kala mo gloss eh. Oh. Pag nasisinagan dito ng araw, ang gloss niya tignan. Tignan naman natin yung front facing niya. Oh, ito siya mga Brothers. Oh. Guwapo. At gusto ko butas to. No, papasok yung hangin dito papunta dun sa makina, so tumutulong din yan maglamig, no? Kasi minsan madalas to nakita ko to sarado, pero ngayon binuksan ng Honda oh. 'Di ba? Ito yung sabi ko kanina, ganda ngayon ng assembly ng kanyang headlight, futuristic yung design. Pagdating dito sa chest, okay din yung approach dito, itim para may highlights. And then meron tayo ritong gloss finish na windshield na maiksi lang naman. And then meron ditong sticker ng Honda. Tulis oh. Sungit. Kabilang side. So ganito rin yung side profile niya rito. Ang nakita ko na naman dito yung muffler. Oh, 'di ba nandito kasi yung muffler niya eh. Oh, 'di ba? Sporty muffler na all black ang panyang finish na flat pala. Sorry. Kapal at maganda yung quality rito ng pintura na ginawa ng Honda. And also yung heat guard natin dito, flexible na siya, may forma, may air ventilation at naka-alim bolts ang tornilyo. So saan ka pa? Dipstick oh. Di tinipid oh. Ang ganda oh. May footrest tayo dito. Ordinary pero
Look sturdy naman, alright? Ito talaga yung mugs eh. Inlove na inlove talaga ako rito. No, dito naman sa kanyang rear. Ito yung rear niya, mga brad. O, di ba? Mahaba yung fender, so hindi tayo basta-basta rito mapuputikan. At the same time, flexible ito. Kaya kahit maatras mo yung ano mo, o may maatrasan ka, hindi siya basta-basta mababali. Tutupi lang siya. Lagayan natin ang plaka. And also, meron pa yan ditong ilaw pagdating sa iyong plaka. May reflector po. Okay? So, yung fender check, gawin natin dito sa front fender. Flexible, oh. Ayos, oh. Parang sa Honda click lang din, oh. Kaya pagka meron kang na mangga o kaya pumasok ito sa pinaka parang ilalim ng sasakyan, tutupi lang ito sigurado, mga brothers. Dahil ang Honda Beat, mga brothers, on the wheel ay ginawa talaga para sa mga average Filipino riders na katulad natin na kinakuspalad pagdating sa height. Bakit kanya, mga brothers? Dahil 740mm lang ang taas ng kanyang seat height. At isa pa, meron lang ako, mga brothers, na taas na 5'4". So ganyan po ang itsura. Ngayon, pagdating naman sa reach ko, 20 inches lang po ang reach ng aking arm at sobra-sobra pa dito sa handlebar nitong bagong Beat ng Honda. Tingnan nyo naman, mga brothers. Pag nakita nyo ang ating riding position dito, eh very upright siya. Relax ang braso, no? Malapad ang upuan, kaya hindi kayo mahihirapan at makakapal ang foaming ng motor. Okay, tapos meron tayong ground clearance dito na standard na 147mm. So, kayang-kaya na itong makapasok sa mga malalalim na lubak o yung matataas na humps dyan na akala mo bubunga ng bahay. Alright, yung turn radius naman ng kanyang manibela, nakakagulat, mga brothers, dahil napakalaki nito. Kaya wala kayong puproblemahin magmanubra sa mga masisikip na parking, lalong-lalong dyan sa mall na nagsisinitan o nagkakaipitan ng parking at nagkakaubusan. At kung sa loob baka naman nakatira, mga brothers, hindi ka rin dito mahihirapan. Kasi kahit hindi ka na tumayo sa motor, eh kayang-kaya mo na siyang itulak. Katulad nitong ginagawa ko, partida pa yan, madulas dito ngayon dahil naka-tiles. At yung lubog naman ng front suspension dito, mga brothers, wala ka na rin puproblemahin. Dahil ang lambot, lalong-lalong siguro kung masasakyan natin dyan. Kaya sa mga brothers on the wheels natin, owners nitong bagong Honda Beat, no? Pahiram naman. Kaya yung riding ergonomics nito, approved. Alright, mga brothers, dito naman sa meter panel nitong Honda Beat version 3, meron tayo ritong analog with the combination na maliit na digital natin dito. Okay, so ito eh kilometers per hour na may sagad na 140. May nakalagay dito sa baba na PGM FI dahil isa itong fuel injected na scooter. Meron tayo ritong emblem or proud ownership ng Honda. And then meron tayong mga indicators dito, no? Magpakita na lang tayo ng picture dyan na naka-activate ito kasi ito naka-deactivate yung unit dahil brand new ito. Meron tayo ritong sign ng eco mode. Kung tumatakbo tayo ng tama lang o banayad, sigurado iilaw yan. It means naka-eco mode ka o nakakatipid ka sa gasolina. Alright? So may handle grip tayo rito, mga brothers, na sakto para sa isang large lang na kamay. Yung end bar niya, sadly, plastic lang ito pero at least nilagyan pa rin ng Honda. Okay? Meron tayo rito itong brake lever na stainless. Ito yung gusto ko sa brake lever ng mga Honda. Hindi nila tinitipid sa kabilang side. Ganun din. At kagandahan, meron pa itong park lock kung sakaling magpa-park kayo sa mga pasubsob o mga pa-incline na daanan. Meron tayong packets dito. And I think tas ang isang cellphone dito pero huwag kayo maglagay dyan dahil alanganin. Siguro basahan na lang. Alright? And then meron tayo ritong shutter key. No, nandito na rin nating seat bottom para hindi na tayo ma-hassle tuwing magbubukas tayo ng ating upuan para magpagas. Meron ditong maliit na lug compartment dahil nandito ang ating bolt socket na bibilan nyo pa ng USB port para makapag-charge kayo at maglalagay kayo rito ng cellphone holder para sa mga magna-navigate o sa mga magdi-deliver dyan. Okay? Utility hook para sa ating mga dalahin. And of course, meron tayo ritong malapad na floorboard o gulay board ng lagayan ng ating mga dadalhin o mga kagamitan. Nandito po yung battery, mga brothers. Upholstery check naman. Okay, ito yung gusto ko sa kanila. Hindi nila tinipid yung upholstery nila. Masasabi ko na rin, pwede na rin itong lumaban o tatagal na rin ito. Okay, buksan natin siya. Alright, meron tayo rito maliit na U-box. Ang kagandahan, meron tayong hook dito, pwedeng sabitan ng helmet. Ganyan po kalaki yung U-box niya, mga brothers. Ito po yung side mirror niyan, tools, warranty, manuals, etc. No? Ito ang ating tangke. So, dito po kayo magpapagas.
At ayon sa Honda mga brothers, meron nga itong 4.2 liters fuel tank capacity at 60.2 kilometers per liter pagdating sa kanyang fuel consumption. So napakatipid na nito mga brothers. Kung gagamitin nyo itong pang araw-araw na service, malaki ang matitipid nyo. Ito yung kanyang grab bar, I guess ito bakal ito at may cover ng rubber plastic para mas maganda o mas komportabling hawakan. Alright mga brothers, in electronics naman, ito nga pala eh naka-LED na pagdating sa kanyang headlight. Alright, I guess ito yung kanyang low beam sa gitna yung high beam at magsasabayan pag naka-high beam na. Alright, and then ito yung kanyang turn signal light. Sad to say, naka-bulb type pa ito pero sigurado malakas pa rin naman ang ilaw niya especially sa gabi. Alright, and then meron tayo ritong front telescopic porch dito sa harapan at ito eh naka disc brake dito sa harap with the combi brake features. Ibig sabihin mga brothers, pag pinreno mo yung likod, sumasama ng around 30-40% yung harapan, no? Which is good thing for the safety. Naka single pot caliper tayo dito na branded by Nissin Noodles. Hindi, joke lang, Nissin caliper po yan. Yung kabilang side para makita nyo, yan, ang ganda talaga ng mags, no? May spoke siya na 1, 2, 3, 4 and then nahati pa yan sa dalawa. So meron ka ritong total of 8 na spoke, no? Gold, ang ganda talaga. Mukhang elegante. And then meron siyang tar brand na Federal, no? Itong Federal sikat to sa mga sasakyan eh. And then nagawa rin pala sila ng pang motor. Tar size nito mga brothers, 80x90 and good thing tubeless na yan. Alright, and then dito sa likod, ang kanyang taillight mga brothers is bumbilya pa. Tapos yung turn signal lights niya bumbilya rin, pero good thing nasa mismong assembly na ng taillight, no? Hindi na yung nakalabas yung katulad sa mga sinaunang panahon ng Hapon. Okay, ayan, sinabi ko nga kanina meron sariling ilaw yung plaka mo, so mas visible lalo na sa gabi, and also may reflector ka rin for the safety. Alright, and then meron tayong singles rear suspension dito and non-adjustable po ito mga brothers at naka-drum brake po ang likod nitong Honda Beat. And then dito naman sa gulong meron tayong tire size na 90x90, branded din to ng Federal, and pagka-chinek ko naman yung kunyang compound is masasabi kong smooth naman ito o soft compound naman siya. So kahit huwag ka na magpalit kung masaya lang ka. Alright? Alright mga brothers, usapang makina. Sabi ko nga kanina may features ang makina ito na ESP for more power and less fuel consumption. Okay, and then meron siyang kickstart. Ito naman yung kagandahan, may kickstart pa itong Honda Beat. Kung sakaling malobat ka o masira yung battery mo nasa daan, eh may start mo pa rin yung motor using itong kickstart niya. So sa CC niya, meron siyang exact na 109.5 CC. Pagka niround natin, rounded natin is 110 na yun, no? Dalawa yung kanyang valves and then single overhead cam ang cam profile nito. So ito mga brothers, air-cooled na ang kasi mababa lang naman yung kanyang compression ratio na 10.0 lang, no? Pag tumaas na yan ng 10.5, 10.2 yun, dun na mas mainit ang working temperature nan. Pero for now, capable naman itong mag-air-cool. So no need na magkaroon ito ng liquid cool. So ganun naman yon mga brothers. So meron nga pala itong power ratio na 8.9 horsepower at 7,500 RPM and 9.3 Nm of torque naman pagdating sa arangkada at 5,000 RPM. And palagay ko mga brothers, hindi na ito masama para sa isang compact scooter na mayroong 110cc. I guess tama na ito. May tama ka lang lakas at hindi naman din ganong kahina. I guess hindi naman ito magpapaiwan din sa mga ibang scooter dyan, especially doon sa mga 125 version na scooter. Papalag din ito mga brothers. At ngayon mga brothers, may presyo nga pala ang bagong Honda Beat dito sa Motorcycle City na 72,400 pesos. Ngayon naman kung gusto niyo itong kuwain ng terms, magdi-DP lang kayo ng 3,700 at magma-monthly kayo for 3 years ng 4,303. Okay? So meron siyang rebate mga brothers na 200 pesos pag-updated kayo sa inyong bayad monthly. Okay? So mga brothers, mag-comment naman kayo dito sa bagong Honda Beat
At pag-usapan natin yan sa comment section kung ano po yung masasabi nyo pagdating sa kanyang given specs at price. Okay, at syempre mga brothers, huwag nyong kakalimutan i-share ang ating episode dito sa Facebook page at mag-subscribe naman kayo dito sa ating YouTube channel kung dito kayo sa YouTube nanonood. So mga brothers, ako po si Art. Ride safe and cheers! You're all that I want.